Welcome back to my channel. It's your pa-girl, Steven Nico. If you guys are new here, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba para maging part na kayo ng family Nico. And i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. For today's video nga guys, ay i-review na natin ng isa sa mga pinaka-nire-rave na foundation ngayon internationally. And yun yung LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation, which is ito. So if you guys wanna know my thoughts about this foundation, then keep on watching. So guys, let's start. Itong LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation contains 1 fluid ounces or 30 ml ng foundation. So wala naman tayong magiging problema sa amount niyan. 30 ml or 1 fluid ounces is very normal to any foundation, kaya okay na yun sa akin. And yung shade na kinuha ko is medium beige, which I am not sure kung shade ko ba talaga to, kasi mahirap talaga bumili ng product or ng item online. Kaya tingnan natin kung mag-work siya. And yung claim ng foundation is ito daw ay medium to full coverage, and finish niya is smooth longwear suede finish. And then nandito ako sa website ng LA Girl, and nakikita ko dito na mayroong 14 shades tong foundation na to, and this retails for $10, pero dito sa Philippines parang 500 to 700 pesos yung bentahan sa kanya, kasi wala pa siya sa ating LA Girl dito sa Philippines. Kasi yung nasa LA Girl, yung LA Girl High Definition Foundation na dupe ng Makeup Forever HD, so sana dumating na rin to sa Philippines, and sana mura yung price and hindi ganun ka taas yung magiging difference from $10, diba? By the way guys, nag-moisturize na ako ng face ko off-cam, and like what I normally do, yung half side ng aking face, lalagyan ko ng primer, and yung isang side, wala. Then yung isang side, sponge yung gagamitin ko, then sa kabila naman, brush. So ngayon guys, maglalagay na ako ng primer, and yung gagamitin ko is itong Quick FX No Shine Mattifier na very very sikat dito sa Philippines. And maganda tong primer na to guys. I highly recommend this kung naghahanap kayo ng murang primer. 90 pesos lang tong sachet, and marami na kayong magagamit. And dito tayo sa left side maglalagay. Naglagay ako ng primer sa aking left side para malaman natin or ma-compare natin kung mas maganda ba yung foundation with primer or without primer. Kung bago kayo sa channel ko, combination yung skin ko. Dry dito sa area na to, then oily sa T-zone. So, ayan, para malaman nyo lang, para may knowledge kayo kung ano yung skin type ko. So, ngayon, magpapump na ako ng foundation sa aking kamay. Isang pump lang tayo. Ayan, so meron na tayo isang pump. Ayan siya guys. And as you can see, yung consistency niya, hindi naman siya ganun katig, pero hindi lang siya runny. Tamang-tama lang yung ano niya, consistency niya. Magsisimula muna tayo with a sponge dito sa left side kung saan tayo naglagay ng primer para ma-compare natin. Oh my god, nalaglag. Para ma-compare natin. So, ayan, kuha tayo. Mukha siyang maputing-maputi sa camera, pero dahil yun sa ilaw. Pero dito sa akin, carry lang yung kulay niya. So ayan guys, ito na yung unang layer ng foundation using a sponge. Maganda naman siya, madali siyang i-blend, and I like it. Kaso nga lang, medium coverage lang siya for now. Itatry ko siyang i-build up, pero as you can see, nakikita pa or nagpipick through pa yung mga blemishes ko. Kaya I can say na medium coverage lang talaga tong foundation na to ngayon. Pero tingnan natin, dahil claim nyo naman na buildable siya, so tingnan natin kung mabibuild up ko tong foundation. Pero ayun yung comparison, ayun yung may foundation, and ito yung wala. And it looks white talaga sa camera, pero dito naman, carry lang, hindi masyadong nalalayo yung shade. Pero ewan ko, siguro na-intensify talaga siya ng tawag dito, na-intensify siya ng ilaw. So, yeah. First impression, maganda siya. Hindi siya nagkikling sa mga dry patches ko. And
madali nga siyang i-blend. So, I like it. Ngayon naman, guys, dubako naman tayo sa right side ng aking face. Ito. At gagamitin ko yung brush. And yung gagamitin kong brush is yung Anclutz Brushes na foundation brush. So, tingnan natin kung mas maganda ba yung coverage kapag brush yung ginamit. Definitely, mas maganda yung coverage kapag... Yes, mas maganda yung coverage kapag brush yung ginamit. So, ayan guys, tapos na akong i-apply yung foundation and yes, buildable siya, pero hindi siya full coverage. Pa-full coverage na. Pero kung makinis talaga kayo or wala kayong any blemishes, full coverage na sa inyo. Pero kung meron kang mga blemishes or mga chismis na tinatago, definitely hindi siya full coverage. Pa-full coverage pa lang siya. Natapusin ko lang yung pag-a-apply ng aking makeup and babalik ako sa inyo. So ayun guys, I'm already done with my makeup and so far, I love the foundation. Maganda siya guys and babalik ako sa inyo mamaya. I will do some random check-ins all throughout the day para makita natin kung paano mag-perform yung foundation. And currently ngayon, 5:32 na ng hapon. So titingnan ko kung matatest out ko siya ng mga 8 hours or 6 hours. Pero babalik ako sa inyo para makita natin from time to time kung paano siya mag-perform. So yeah! Ayan guys, mag-update lang ako. It's been 2 hours since na-apply ko yung foundation. And ito, highlighter yan. And dito, medyo may oiliness na pero hairy pa naman. Hindi naman siya masagwa. Tapos ito, dito may konti na. Kasi dito talaga ako oily sa part na to. Then ayan, highlighter yan. So dito sa cheeks, wala namang oiliness. Dito lang sa ano. Pero hairy pa. And habang tumatagal, habang nahaluan siya nung ano, nung tawag ito, dito na naman ako nakatingin. Habang nahaluan siya ng natural oil, parang lalo siyang gumaganda. So ayan guys, update ko kayo ulit mamaya. Hi guys, time check. It's 9:43 and ito na yung current situation ng aking pagmumukha. Ayan guys, tingnan nyo siya. Nag-oily na ako talaga dito, then dito, and then dito. Ayan, kitang-kita naman na nag-oily na siya and it's been 4 hours nga. More than 4 hours na and ayan yung current situation niya. Hindi naman siya ganun pakalala pero medyo nag-oily na ako. Pero sa akin, okay pa yan. Caring-caring ko pa yan. And hindi naman siya ganun kasagwa. And gusto kong malaman din kung ganun na siya kalala. Mamaya, pag final check-in na or last check-in na, gagamit ako ng blotting paper para makita natin kung gano'n siya katindi. So time check guys, it's already 12:30 AM. Yes guys, it's been 7 hours since I applied this foundation. And as you can see, meron ng mga oiliness, shininess, mga shiny parts sa aking face. And nag-oil up talaga ako. And yung oil medyo mas marami dito kasi dyan naman talaga ako nag-oily ng bonggang-bongga. Or nag-oil up ng bonggang-bongga kaya it's normal to me. But habang tinitingnan ko siya, hindi naman siya yung oily na nakakadiri. Like, kaya pa siya. For me, kaya pa to. As in, like, nakaka-impress dahil maganda yung itsura niya. Hindi siya parang, ano lang, dewy-dewy, glowy-glowy, ganyan. And kung magre-retouch ako, actually, mag-work pa to. And hindi ako nagre-touch all throughout the day para makita talaga natin and matest out natin din yung oil control ng foundation na to. And so far, I'm impressed. I'm impressed talaga. And babalik ako sa inyo for my final thoughts. Mamaya, 1 hour pa. Then, ayun. Tingnan natin kung ano. Alam ko naman na medyo alam nyo na kung ano yung aking verdict sa foundation na to. Pero, babalik ako sa inyo. So ayun guys, time check, it's already 1:30 AM, ayan, 1:30 na guys, and eto na, magbibigay na ako ng final thoughts, but before that, gusto kong munang i-blot yung mga oiliness na nakikita natin, as you can see, medyo oily-oily na ako, and sa akin, carry pa naman yan, and mapagtitiisan ko pa yan, and tingnan lang natin kung gaano na kanagmimina ng mantika ang ating pagmumukha, so ayun, tinitingnan ko sa ano kung gaano na siya ka-oiliness. Lalo na may light na tayo. So, tingnan natin. By the way, guys, ito yung may primer. Mattifying primer. Ito yung wala.
So ayan, ayan yung mantika na nakuha. Ayan sila. Kita-kita naman guys, no? Mas marami yung ano, mas marami yung mantika nung may primer. Nakakaloka, bakit ganon? Parang ang weird, no? Di ba dapat mas konti? Pero yeah, anyway, yun yung naging resulta nung ano. And as you can see, tingnan nyo naman, after ko mag-blot, ngayon lang ako nag-blot, hindi talaga ako nag-blot all throughout the day para makita natin yung oil control nung foundation. And so far, umayos siya. Umayos talaga siya. Umayos siya nung binlot ko na siya and bumalik sa dati. Mas kung tatanungin nyo ako kung may nag-break na sa foundation, wala. Walang nag-break sa foundation kung ano siya nung in-apply ko. Actually, mas maganda nga siya nung inano ko na eh. In-apply ko na nung nagtagal na siya sa face ko. Pero maganda siya. Buong-buo pa rin yung foundation. Wala pang nabubura. Okay na okay. Kahit na nag-oil up na ako, walang nagbago. Maganda pa rin yung itsura ng foundation. And kung ako yung ano, kunwari nasa lakaran ako and everything, ang kakailanganin ko lang, kuha lang ako ng powder, magta-touch up ako. Pero kung yung oily na ganun, and nasa aircon naman ako, walang magiging problema. So maganda talaga yung foundation, guys. So kung tatanungin nyo ako kung nakatulong yung primer, I would say na yung primer nakatulong when it comes to application. Ang mas napapansin ko, mas naging flawless yung application kasi meron tayong primer na nilagay dun sa dito sa side na to. Pero yung dito medyo dyan ako nahirapan kasi brush din yung ginamit ko and nakita ko na hindi masyadong smooth yung canvas since meron ako mga bumps ngayon na napakatitindi talaga and nagbe-break out ako. Pero kung susumahin, mas maganda yung application ng kaunti. Pero kung tatanungin niyo ako kung kailangan gumamit ng primer with this foundation, siguro para na lang rin mas maging smooth yung canvas or mas maganda yung application ng foundation. Pero sa oil control guys, hindi nakatulong yung primer kaya wala, hindi ko isa-suggest for oil control. Or kung meron kayong mas mabisa or mas effective na mattifying primer, then go for that para makihelp sa oil control. So, ayun, it's about time to give my final verdict. First, let's talk about the packaging guys. Wala akong masabi, i-rate ko to 5 out of 5. Sobrang ganda ng packaging, frosted glass yung ginamit and sobrang classy niya and hindi mo nga iisipin na drugstore foundation to. Mukha siyang high-end and ang pinakamahalaga doon, merong pump yung foundation. So sobrang impressed ako. Packaging, 5 out of 5. Next naman guys, shade range. I-rate ko siya ng mga 4 out of 5. Kailangan pa rin mag-extend ng LA Girl ng shade range nila dahil ngayon, uso na yung nagsistep up like Rihanna sa Fenty Beauty Foundation which is a high-end foundation. Marami ng shade selection. So, para mas marami yung nakakatry ng foundation, hindi lang yung mga tao na may available shade range. So, sa akin, 4 out of 5 lang. Maganda na yung shade range niya, 14 shades, pero alam ko, kaya pang itodo yun ng mas marami para mas marami yung makagamit ng foundation. Another thing about the shade range, since 14 shades yung available shades ng LA Girl Pro Matte or HD Pro Matte foundation, ang problema naman sa mga nasa Philippines, hindi siya talaga available sa mga stores. So, mabibili lang natin to sa mga online resellers. And nabili ko tong foundation na to kay Star Main Shop, kay Menchi, yung kapatid ni Miss Anna Kai, like what I have said sa aking previous haul video, sa kanya ko to nabili. And hanggang medium beige yung kanyang shade na meron. And ako, personally, I need a shade na mas darker pa dito sa medium beige kasi medyo maputi siya ng kaunti. Lang kaunti lang naman, I can make it work, pero sana meron pang ibang available na shade range or shade selection sa mga online shops para mas marami rin yung makatry dito sa Philippines and mas marami tayong makagamit. Since this foundation talaga, maganda siya guys. Hindi ko kayo lolokohin, maganda talaga yung foundation. Kaya yun lang yung cons na dahil nga sa online resellers lang natin nabibili tong foundation na to or mabibili as of now, wala pa siya sa LA Girl Philippines. Mahirap maghanap kasi syempre alam nyo naman karamihan din sa mga Pinoy kayo manggi. So mahihirapan tayo kung lahat ng mga shades ng foundation na nasa online sellers mapuputi.
Next naman guys, alam ko gusto nyo malaman, coverage. Coverage, I will rate it 5 out of 5. Alam ko kanina, medyo parang hesitant pa ako dun sa coverage. Yes, it's medium coverage, but it's very buildable to full coverage. Pero hindi full coverage. Pero gaya nga rin ang sinabi ko kanina, kung yung skin nyo is very like clear, wala kayong bumps, wala kayong mga chismis, wala kayong mga acne marks na kailangan takpan. Yun, full coverage na itong foundation na ito. Kaya nyo gawing full coverage to. Pero for us na medyo maraming chismis and maraming mga breakouts, may mga bumps na tinatakpan, full coverage siya pero hindi full. Pero kanina na nakikita ko, parang kanina nung hindi pa siya masyado nagsiset sa face ko, parang sabi ko bakit parang kita pa siya. Pero nung nag-fully set na yung foundation sa face ko, doon ko napansin na parang oh wow, oo nga maganda yung coverage niya. Kaya sobrang na-happy ako, 5 out of 5 sa coverage nitong LA Girl High Definition Longwear Matte Foundation. So ayun guys, mag-move on na tayo sa price ng foundation na to. Alam ko, nag-isip kayo or gusto niyo akong tanungin kung magkano ang bili ko sa foundation na to. Nabili ko to for only 545 pesos kay Menchi nga, kay Star Main Shop. And currently, chine ko kanina, hindi na siya available kay Menchi ngayon. Pero there are some online shops na available siya, kaso nga lang yung 545, hindi na siya ganun yung price, medyo mahal. May 600, may 700, so ayun, mahirap talaga maghanap ng online shop din na medyo mura yung pricing kasi alam nyo naman nagbabayad sila ng tax and shipping, so medyo nagmamahal na talaga pag dumarating sa atin. Kaya yun lang rin talaga cons yun. And yun nga, rating ko, kasi naman mura ko lang siya nabili, 5 out of 5, and I really commend Menchi sa sobrang affordable na mga products niya and hindi ganun ka-OA or hindi ganun kataas yung markup ng mga products. Kaya talagang ever since talaga sa kanya na ako bumibili, hindi dahil kapatid siya ng lodi ko. Siguro one little factor yon, pero yung, you know, yung quality, packaging, shipping and all, kung paano niya ipadala and kung ano yung presyo ng mga produkto niya, yun talaga yung gusto ko kay Star Main Shop. Kaya I really I highly recommend Star Main Shop talaga when it comes to purchasing products na hindi natin nabibili sa local market. Next naman, oil control. Alam ko, nakita nyo naman yung performance ng foundation sa aking face. I-rate ko siya ng mga 4 out of 5 kasi hindi pa rin siya yung foundation na masasabi ko na ang lakas talaga ng oil control. Like, bonggang-bongga yung pagka-oil control niya. And nakita nyo naman na 2 hours pa lang, nag-oil up na ako. And nakita nyo na na medyo nag-oil up. Pero yung pagka-oil up niya, hindi naman siya yung kadiri. Like, kaya ko pa siyang i-manage, i-handle. If kayo yung tao na sensitive na baka kadiri na, ganyan-ganyan, siguro hindi nyo yun magugustuhan yung part na yon. Pero this is really a good foundation guys, kaya caring-caring siya. And sa ating mga dry skin girls dyan na magtatanong kung gagana ba to sa inyo, definitely magwo-work to sa inyo. And as what I've heard, favorite daw to ngayon ni Kathleen Lights. Si Kathleen Lights is dry skin. So feeling ko magwo-work talaga sa inyo to. And ang aking isasuggest lang, bago nyo to ilagay sa inyong pagmumukha or bago nyo gamitin tong foundation na ito, mag-prep kayo, prep your skin well para moisturize na siya. So ito na guys, ito na yung judgment ko. Worth it ba ang LA Girl High Definition Longwear Matte Foundation? Yes guys, it's definitely a yes. And talagang maisasuggest or maire-recommend ko sa inyo itong foundation na ito. Pero disclaimer guys, hindi ibig sabihin na nag-work sa akin yung foundation na to, mag-work tong foundation na ito sa inyo. Try it at your own risk. Hindi ko naman sinabi na risky siya, pero kaming mga gumagawa ng review ng product, ano nyo lang kami, basis nyo lang kami, or parang guide nyo lang kami kung gusto nyong, or kung bibili nyo talaga yung foundation. Pero at the end of the day, yung decision magagaling sa inyo. So kung gusto nyo i-try yung foundation, go try it. Pero kung ayaw nyo naman or namamahalan kayo, keri lang din na hindi nyo i-try. Kasi syempre, hindi naman lahat dapat ng pera na pupunta sa cosmetics. Although, medyo addicting talaga ang makeup guys. Aminado ako dyan. Pero ayun nga, nasa inyo pa rin yung decision kung gusto nyo i-try ang foundation na ito. So ayun guys, that is it for my review. And sana naging informative and may nakuha kayong magandang impormasyon sa review na ito and nakapulutan nyo ng aral itong review na ito.
And kung na-enjoy nyo to guys, kindly give this video a big thumbs up and huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging part na kayo ng family ko. And i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. Bago ako magpaalam guys, gusto ko munang i-shoutout si Anne Sablon. Ilalagay ko na lang yung comment niya dyan sa screen para mabasa ninyo. And ma-flash ko siya and mapakita ko siya sa inyo. Sana tama yung pronunciation ko ng pangalan at tama yung pagkakaalala ko ng kanyang pangalan. Thank you so much sis sa panonood and sa pagsusuporta sa akin. Pasensya na ngayon lang naging shoutout kasi yung mga previous videos pre-filmed yun bago ka nag-comment. So, ngayon ko lang na-shoutout yung ngayon lang kita na-shoutout. Ayun guys, thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Bye!